Hello guys! Good evening! Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homie Said It Once Again. Ako nga pala si Josh. For today's video guys, pag-usapan natin one of the best content creator dito kay Meta or Metaverse. Walang iba yan kundi si Ma'am Grace Escalera. And ang bad news dito guys, no, nakareceive lang naman po si Ma'am Grace or si Miss 72 ng plug content. So ano nga ba itong plug content na na-receive niya? Baka ito din ay na-receive mo or nag-notify sa iyo. Ano ang dulot nito sa iyong account? At ano ang pwede natin gawin para ma-remove at mag-back to normal ang ating affected page or profile? Panoorin muna natin itong kanyang video. And again, itong video nito, once again, is credited kay Ma'am Grace Escalera. Subaybayan nyo ang kanyang mga video. Pisik-pisik, be. Kasi napabayaan ko yung page ko na may 72, hindi ko na naayos kung may plug content ba doon or may issue. So kanina pagising ko, tiningnan ko siya. Meron akong tatlong plug content. Alam mo kung saan ako na plug content? Sa pagkain, kagaya nito. Ayan, may ako pang kaldero. Kasi sa tuwing tapos ko mag-live, ang ginagawa ko, pag kumakain ako, nire-reels ko para may upload ako sa page ko doon. Kasi napabayaan ko nga, wala akong may content, gawa ng panay ko engage, akyatan sa live, trabaho ng mga Facebook ng ibang nila lang na nasa sakupan ko. Kaya kung ano-ano na lang. So tatlo yan, be, tatlo. Hindi ko lang na-screenshot yung iba, puro kumakain. Kaya siguro, konti na lang ang nagmumukbang ngayon sa... nagko-content ng mukbang ano. Kaya legit be, na tatlo kong mukbang puro plug content, legit. Plug mukbang si Ma'am Grace ng kanin. Okay lang yan, marami pa naman sa anang views, pero okay lang yan. So hindi na ako magmumukbang, magsasayaw na lang ako, mamaili na lang ako. Tsaka hindi ko wait lang, minto yan. Lang yan ang title na. Ayan, di ba, guys, again, please support natin Ma'am Grace Escalera, Escalera, ayan guys, dito sa Facebook. Sobrang matutuwa kayo sa kanyang mga ano, sa kanyang mga video. And then sobrang dami natin matututo based on experience. Katulad nga nito, Miss 72, no, na nagkaroon ng plug for plug content. Again, ano nga ba yung na-receive ni Ma'am? Kung mababasa natin dito sa Meta or Instagram post, how you're supporting people affected by eating disorders and negative body image. So guys, very ano sila dito, no? Naka-focus sila sa mga ganitong mga issue sa social media. So lahat po ito ay pwedeng subject sa hindi lang sa eating disorder, ano, pwede rin po sa harassment, bullying at marami pang iba. Okay, so tama naman po si Ma'am Grace. Meron tayong iilan-ilan na lang, no? Hindi naman nawala lahat. Iilan-ilan na lang na mga nagmumukbang o kumakain talaga ng marami. So psychological ito pala, no? So kaya talagang kung ito yung mga content mo, so possible magkaroon tayo ng plug content. Again guys, sa live namin, ano, sa previous live namin, meron nagla-live doon. And then nagtitimpla lang siya ng kape and may na-detect guys na ano object na pwede daw maka-harm. So gantong katinding AI. Actually guys, yung nagde-detect naman ng mga video natin again is artificial intelligence or isang machine wherein ina-alert niya yung ano system ni Facebook. So itong content na to is subject for plug content. Ako din, yes, personally na-experience ko to, no. Kung matatandaan nyo, nag-content nga po pala ako ng mga food, no, gamit yung Senior Uling. And common po na ina-upload namin doon, guys, is merong mga may mga part na medyo sensitive talaga, lalo na yung fish, 'di ba, na kailangan mo pang i-process. Kailangan mong alam mo na yung pag-prenasis yung ano, yung isang live na isda, 'di ba? So merong mga stain 'yan. At siyempre gagamit ka ng matulis na bagay o matalas na bagay. So 'yun yung mga na-detect. Lalong-lalo na guys, kung kayo ay naghihiwa ng sibuyas, ng karne, iwasan niyo 'yung ilagay yan sa video niyo kung ang content niyo ay food, 'di ba? Or ano, food content. Pwede rin sa eating disorder 'yun nga guys, no, kapag nagmumukbang tayo, kumakain tayo sa harap ng camera. So na-detect din po. Gantong katindi ang algorithm sa
short video. So mababasa pa natin guys dito, no? Sabi dito, if a friend posted something that suggests they may have an eating disorder and need help, we ask that you report, 'di ba? The post to us so we can reach out to them and offer support. Please note that we remove content that promotes or encourage eating disorders. Malino na sinasabi dito ni Facebook. Guys, no. Please note that we'll remove content that promotes or encourage eating disorders. So malinaw, nandito na po talaga, no, sa community guidelines policy ni Facebook. So basahin nyo na lang. You can visit community standard to learn more. You can also offer support kung tayo ay may mga napapanood na kailangan ng tulong about sa kanilang na-experience, no, na eating disorder or something na makakasama sa kanila, pwede po sila tulungan mismo ng community ni Facebook. So sabi dito, here are some tips about what should and you shouldn't do if you think your friend may be struggling with an eating disorder. So sabi dito, merong do's and don'ts, no? Meron dito, pili lang tayo guys, no? Sabi dito, use I statement. For example, you could say, I'm concerned because you didn't eat breakfast and lunch. Ayan, di ba? So, marami tayong pwedeng i-comment dito. But again, guys, be very careful sa pagko-comment na mga komento dito sa mga ganitong topics. Pwede rin kayo guys ma-spam dyan. Or pwede kayo maging cause. Or pwede ito maging cause ng posible harassment, bullying, di ba? So, yon yung mga posibleng makuha ng isang creator pag nag-comment sa door o ng isang viewers. Maraming reason guys, ha, kaya ingat talaga, ingat. Ito naman yung mga don'ts. Wag natin guys, wag tayong magko-comment kapag meron tayong mga napapanood na meron silang problem about dito sa eating disorder. Kung meron silang bad experience or talagang alam mo yon, dumadaan sila sa ganitong pagsubok. So, wag natin tayo magko-comment na ganito. Sabi dito, use accusatory statement like you're not taking care of yourself. Grabe, di ba? Bawal pala ito i-comment. Please shame, blame, or guilt on your friends about their appearance or action. So, wag daw natin silang sisisihin kung dahil sa eating disorder, di ba? Medyo lumaki sila. Grabe, di ba? Meron akong nakita, guys, nagmumukbang. Ang dami talagang pagkain sa harapan niya, guys. Lahat talaga, nilantakan niya talaga. So, yun yung mga isang reason kung bakit tayo nagkakaroon ng flag for content or violation, matinding violation. Okay, so yun lang naman guys, no, yung mga sample and paano natin ma-eliminate, paano tayo makaka-move on, makakatulong din sa person or creator na nagsasuffer dito. Siguro I suggest, no, kapag naka-receive kayo ng ganoong violation dahil detected the AI, delete nyo na lang. Huwag nyo nang patagalin. Delete nyo na lang. Huwag nyo nang i-appeal. Kasi guys, malaki yung chance na matalo tayo sa appeal dyan. Kasi nga, bawal yan eh. Kung babasahin natin, una pa lang, babasahin na natin community standard. Nandito na talaga, di ba? So please note that we remove content that promotes or encourage eating disorder. So, yun lang guys. Maraming salamat. Ma'am Grace Escalera, thank you so much sa pag-share po ng experience nyo dito, ano, kay Facebook. So, sana guys, marami kayo natutunan. Please do share this video and palike naman. And syempre, don't forget to subscribe. Konti na lang guys, mag 100,000 subscriber na tayo sa YouTube. At 98% po ng nanonood sa atin ay hindi pa nakasubscribe. Kaya i-click mo na yung subscribe button, pati yung bell icon para ma-notify kayo pag may mga bago tayong video. So, yun lang guys. Thank you so much. See you again next time. Bye-bye!